Hello guys! Isishare ko sa inyo ngayon yung mga propagation ko gamit ang dahon. So, ang mga dahon na ito guys ay nagmula sa kinuha ko sa mga halamang ito. Yan. So, pamili ako ng mga matured leaf at saka inilagay ko dito sa soil mix ko na ang composition ay 70% pumice at saka ang 30% nito ay galing sa vermicast at saka carbonized rice hulls. So ilang araw lang guys na makikita na or tumupo na ang mga new babies nito. Ito ang sample guys, oh. So ito ang mga ano ko guys, yung mga tubo na babies, bagong tubo na babies. Pakita ko sa inyo guys. Yan. Ito ang dahon niya ay ano, patay na guys. Ito mayroon pa, buhay na buhay pa ang dahon guys. So ang baby na ito, ang baby niya so, dito kumuha ng pagkain ang baby na to sa dahon na to guys. Siyempre. Okay. Meron pa dito guys. Oh. Dahon na patay na pero buhay na buhay ang baby. At saka mayroong mga ugat. Maliliit na ugat. Kailangan lang ng extraordinary care para magtuloy-tuloy ang mga babies na yan or ang baby na yan. Mayroon pa dito mga dahon guys na kasabay ni sa mga dahon dito na nagkaroon na ng baby pero hanggang ngayon wala pang baby pero parang may nakita akong ugat. Sana magkaroon pa siya ng baby. Ito sa ano, sa ibang ano ko, mga pinagsidlan ko or tinaniman ko. Itong baby niya guys. Yan. Parang may ano, ilang dahon yan. Ilang dahon. Isa, dalawa, tatlo, apat. May apat na dahon. Saka, mayroong mga ugat. Maliliit na ugat, guys. So, isinishare ko lang sa inyo, guys, na ang pag-propagate pwede pala sa dahon. To guys, oh. Ano na siya? Tumaas na siya. Kumuha ang baby na to guys, ang kumuha siya ng pagkain galing sa dahon niya. Salamat at ang dahon niya ay buhay na buhay pa. Mayroon din dito guys, napakaliit na dahon, nagkaroon na rin siya ng baby. Maliit lang siya na dahon guys. Hindi ko rin alam kung anong pangalan ng succulent na to. Basta itong succulent na to guys, itong mga dahon na to guys ay nagmula sa mga puno na to. Ang ibang dahon ay ibang puno nandun sa taas nilagay ko. So sa ito guys, ito ang ano, i-share ko sa inyo ngayon
na mga propagation ko through leaf at gamit ang soil mix ko na 70% pumice at saka, or ang mixture nito ay 70% pumice at saka ang 30% hinati ko sa ang 30% ay galing sa vermicast at saka carbonized dry cells. So sa hindi yung ano yung na ano pa na confused pa kung ano ang ibig sabihin ng vermicast or saan galing ang vermicast. Vermicast guys ay galing sa mga nalantang dahon at saka mga lantang prutas. So yun, yun ginamit ko. So wala itong lupa guys, puro ano lang. Wala talaga itong lupa. Pero baka sa susunod, magdagdag pa ako sa soil mix ko ngayon na ginagamit ko. Dagdagan ko pa yung vermicast nito. So dami-damihan ko yung vermicast dahil yung vermicast sa tingin ko ang siyang magkapagbigay ng nutrients ng mga succulents. Kaya sa ngayon guys, yan lang muna sa ngayon. At hoping na ang mga succulents na ito or dahon na ito na nagkaroon ng babies ay lalago pa at mabubuhay pa. At isishare ko sa inyo mga kung sakali ito ay magtuloy-tuloy, mag-share na naman ako sa inyo sa mga susunod na mga araw. So yun lang muna guys. Maraming salamat sa pag subaybay sa aking mga isinishare na videos. Hanggang sa muli guys. Bye.